Manalangin po tayong lahat. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Nagpapasalamat po kami sa iyong dakila at kahangahangang biyaya na inyong kinahabagan at inibig kami noong kami ay malayo sa inyo at lumalakad sa kasalanan. Minahal ninyo kami noong hindi pa namin kayo nakikilala at ginawa ng Panginoong Jesus ang sumpa at kahatulan na dapat namin tanggapin. Sa pumamagitan ng kanyang mahalagang dugo na dumanak doon sa krus, inyong hinugasan ang aming mga kasalanan magpakailanman upang ang sumpa at hatol ay hindi na namin tanggapin. Iniligtas ninyo kami na wala ang sarili naming gawa. Naniniwala kaming iniligtas kami ng Diyos hindi upang ibigay sa amin ang mga bagay ng sanlibutan na magalaho pagkaraan ng ilang sandali, kundi upang ibigay sa amin ang walang hanggan at maluwalhating kaharian ng Diyos bilang pamana. Sa oras na ito, kaming mga tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagpapasalamat na kami inyong tinipon upang purihin ang kamangha-manghang biyaya at pag-ibig ng Panginoon, mag-aral ng salita, at makisama sa banal na pagtitipon kasama ng Panginoon. Naniniwala kami na ang Diyos ay kasama namin maging sa oras na ito. Pakiusap, tingnan mo po ang bawat isa sa amin at hawakan sa pamamagitan ng mahabaging kamay ng Diyos. Kung mayroon man sa amin na hindi pa lubos na nakakaunawa sa biyaya ng Diyos, buksan mo po ang kanilang puso at gabayan sila upang maunawaan ang dakila at kamanghamanghang biyaya ng Diyos at magkaroon ng walang hanggang buhay at pag-asa. Ingatan po ninyo ang mga iglesia sa buong bansa at sa palibot ng mundo at ang lahat ng mga brothers and sisters na nag-iingat ng pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo sa gitna ng mga kahirapan. Sa pumamagitan ng karunungan ng Diyos at kapangyarihan ng Espiritu Santo, tulungan niyo po silang may sakatuparan ang dakilang gawain ng pagliligtas sa pumamagitan ng pag-akay ng maraming kaluluwa patungo sa Panginoon sa pumamagitan ng matapang na pangaral ng Ebanghelyo. Nagpapasalamat ako at naniniwala na ingatan ng Panginoon ang bawat iglesia sa buong mundo at dadagdagan ang gawain ng kaligtasan sa araw-araw. Panginoon na nagbibigay sa amin ng biyaya na aming kinakailangan sa tamang panahon at nagtuturo sa amin sa daan na dapat naming dakaran. Kami ay taus-pusong nananalangin na tutulungan mo po kami sa oras na ito na maunawaan ang salita ng Diyos upang aming maisabuhay ito at magsimbing karunungan at kalakasan sa aming puso at buhay. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus na umaasang gagabayan kami ng Espiritu Santo. Amen. Buksan natin ang Biblia, Mateo chapter 6, verse 19 to 24. Mateo chapter 6, verse 19 to 24. Basahin po natin ng sabay-sabay. Mateo chapter 6, verse 19 to 24. Basahin po natin. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito ay naninira ang bukbuk at ang kalawang, at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbuk at ang kalawang ay hindi makapaninira, at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makapagnanakaw. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Ang mata ang ilawan ng katawan. Kung tapat ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuno ng liwanag. Ngunit kung masama ang iyong mata,
ang iyong buong katawan ay magiging kadiliman. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman, anong laki ng kadiliman? Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Ngayong araw, pag-isipan po natin ang mahalagang salita na sinabi ni Jesus sa Mateo chapter 6 sa tinatawag na Sermon sa Bundok. Mula sa iba't ibang aral na ibinibigay ni Jesus dito, sinabi niya, "Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa." Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa. Sa verse 20, magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit. Magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit. Ngayong araw, pag-isipan natin ang salitang ito na may pamagat na magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit. Mula sa chapter 6 ng Ebanghelyo ni Mateo, maraming detalyadong nilalaman patungkol sa buhay ng isang ligtas na Kristiyano. Sa tingin ko, ang mga salitang binasa pa lang natin ang mga pinakamahalagang aral na dapat nating malaman. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa. Kayamanan ang pinakapinahalagahan ng tao. Hindi ito tumutukoy sa diamante, ginto, o mga alahas, kundi sa pera. Ang tinutukoy nito ay pera na itinuturing ng marami na siyang pinakamahalaga. Ito ay dahil sa itinuturing ng mga tao ang pera bilang isang kayamanan. Gayunpaman, para sa mga Kristiyanong ligtas, sinabi ng Panginoon, magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit. Magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa. Maging para sa ligtas man o hindi sa mundong ito, kailangan ng pera upang mabuhay. Kung walang pera, wala tayong magagawang anuman at hindi tayo pwedeng mabuhay. Kaya sinisikap nating kumita ng pera sa iba't ibang paraan. Napaka-importante para sa isang Kristiyanong ligtas na malaman kung paano nila dapat nagamitin ang kanilang pera at kung anong uri ng saloobin ang dapat nataglayin tungkol sa pera. Kaya naman, unang sinabi ni Jesus, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa. Huwag magtipon ng pera sa lupa. Ang mga tao sa mundo ay nabubuhay na umaasa lamang sa pera. Handa silang magsumikap at magpagal upang kumita ng pera. Ang dahilan kung bakit ang mga estudyante ay nag-aaral ng mabuti ay upang makapagtapos sa isang magandang universidad at makakuha sila ng magandang trabaho sa isang magandang kumpanya.
At sa huli ay kumita ng maraming pera at mabuhay ng maayos. Ang mga magsasaka din ay nagnanais na magkaroon ng mabuting buhay para sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng pag-aani ng maraming bunga. Iniisip nila na ang pagkain at ang pamumuhay ng maayos ang layunin ng buhay sa mundong ito. At paano naman ang mga taong ayaw magsumikap o ayaw mag-aral? Ginagamit nila ang kanilang utak at gumagawa sila ng mga pandaraya upang magkaroon ng maayos na pamumuhay sa mundo. Kahit na ang katumbas ito ay panlilinlang sa iba. Ang ibang tao naman ay pumapatay para sa ilang sentimos upang makakuha ng pera. Ito ay dahil sa pera. Ang pera ay nagdudulot ng napakaraming problema. Kaya sila ay nabubuhay na umaasa lamang sa pera. Kung titingnan natin ang chapter 1 sa aklat ni Hob, si Hob ay nabuhay matagal na panahon na ang nakakaraan. Nasa 3,500 years ago. Sinasabi na siya ang pinakamayamang tao sa silangan. Siya ay isang taong matuwid at may takot sa Diyos. Ang Diyos ay labis na nasiyahan kay Job. Si Satanas ay nagnais na maging katulad ng Diyos, kaya siya ay itinakwil. Siya ang sumasalungat. Siya ang diablo, ang masama. Ngunit sa ngayon ay hindi siya itinapon sa impyerno. Siya ay pinalaya sa sanlibutan ng saglit sa ilalim ng probasyon. Siya ay ginagamit ng Diyos. Paano? Upang sanayin at subukin ang mga tao pupunta sa langit. Kaya sinasabing si Satanas ay nagpaparoot pa rito sa lupa at nagmamanhik manaog doon. Sa Job chapter 1, sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Napansin mo ba ang aking lungkod na si Job? Wala siyang katulad sa lupa, isang walang kapintasan at matuwid na lalaki na may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan." Pinuri ng Diyos si Job sa harapan ni Satanas. Subalit, sumagot si Satanas sa Panginoon, "Ito ay dahil binigyan siya ng Diyos ng maraming pagpapala, pag-aari at 10 mga anak." Pinupuri niya ang Diyos dahil sa maraming pagpapala na kanyang tinanggap. Hindi siya natatakot at nagpupuri sa Diyos mula sa tapat na puso. Hindi niya pinaglilingkuran ng Diyos dahil sa pag-ibig. Ito yung sinabi ni Satanas. Iniisip ng Diablo na sinasamba ni Job ang Diyos dahil sa kanyang maraming pag-aari. At hindi dahil sa Diyos mismo. Kaya ganito yung iniisip ng Diablo. Kaya sinabi ng Diyos, hindi yan totoo. Subukin mo siya. Maari mong kunin ang lahat ng pag-aari ni Job. Subalit, huwag mo lamang siyang pagbubuhatan ng iyong kamay. Nang panahong iyon, ang pag-aari ni Job ay libu-libong baka, mga kamelyo at mga tupa. Subalit, dumating ang mga magnanakaw at kinuha ang lahat ng kanyang pag-aari. Pinatay nila ang mga lingkod ni Job at isa lamang sa kanyang lingkod ang nakatakas at nagdala ng balita tungkol sa mga nangyari.
Ako lamang ang tanging nakatakas upang magbalita sa iyo. Habang siya'y nagsasalita, may isa pang dumating at nagsabi, "Ang iyong mga anak na lalaki at babae ay kumakain at umiinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay." Biglang dumating ang isang malakas na hangin mula sa ilang. Hinampas ang apat na sulok ng bahay. Lumagpak ito sa mga kabataan at sila'y namatay. Ako lamang ang tanging nakatakas upang magbalita sa iyo. Maaring matiis niya ang pagdurusa sa pagkawala ng kanyang mga ari-arian. Ngunit napakasakit para sa kanya na ang mga minamahal niyang 10 anak ay namatay ng sabay-sabay. Subalit, sinabi ni Job, "Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, at hubad akong babalik. Ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon." Sa lahat ng ito, ay hindi nagkasala si Job, ni pinaratangan man ng kasamaan ng Diyos. Si Job ay isang taong dakila. Nalalaman niya na ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng lahat ng bagay. Kaya maaari din itong kunin ng Diyos, maging kanyang mga anak. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Siya'y dakila. Hindi siya nagreklamo o nawalan ng bait. Sa halip, pinuriin niya ang Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At si Satanas ay muling humarap sa Diyos. Sinabi ng Diyos, "Nakita mo si Job? Kinuha mo ang lahat ng kanyang pag-aari. Ang lahat ng kanyang pag-aari ay nawala, maging ang kanyang 10 anak ay namatay. Subalit, hindi siya nagreklamo laban sa akin." Hindi totoo na pinupuri lamang niya ang Diyos dahil sa kanyang maraming pag-aari. Kaya si Satanas ay muling nagsabi, "Mabuti pa rin ang kanyang kalusugan." Lahat ng pag-aari ng tao ay ibibigay niya dahil sa kanyang buhay. Ngunit, iunat mo ngayon ang iyong kamay, galawin mo ang kanyang buto at laman, at kanyang susumpain ka ng mukhain. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Siya'y nasa iyong kamay, ingatan mo lamang ang kanyang buhay." Pinahintulutan ng Diyos na ibigay ang kanyang katawan kay Satanas, subalit hindi ang kanyang buhay. Maari mong bigyan ng karamdaman si Job, subalit hindi mo pwedeng kunin ang kanyang buhay. Nilagyan ni Satanas si Job ng nakakapandiring bukol mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa puyo ng kanyang ulo. Kaya kumuha si Job ng isang pirasong basag na palayok upang kayuri ng kanyang sarili at siya'y umupo sa mga apo. Siya'y nasa matinding karamdaman at nagdusa ng lubusan. Isinumpa niya ang araw ng kanyang kapanganakan dahil sa matinding kahirapan. "Bakit hindi pa ako namatay na ako isilang? Bakit hindi ako nalagutan ng hininga na ako iluwal? Namatay na sana ako sa araw na iyon." Dahil sa siya ay nasa matinding kahirapan. At isinumpa din siya ng kanyang asawa. "Mananatili ka pa ba sa iyong katapatan? Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na." Subalit, sinabi niya sa kanya, "Nagsasalita kang gaya ng pagsasalita ng mga hangal na babae. Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama?" Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job sa pamamagitan ng kanyang mga labi. Sinaway niya ang kanyang asawa at hindi siya nagkasala laban sa Diyos. Napagtagumpayan ni Job ang pagsubok. Ito ay totoong nangyari. Hindi ito isang kwento lamang.
Ito'y talagang nangyari. Sa Santiago chapter 5, sinabi ni Apostol Santiago, "Tunay na tinatawag nating mapapalad ang mga nagtiis. Narinig ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job. At inyong nakita ang layunin ng Panginoon, kung paano ang Panginoon ay puno ng pagkahabag at pagkaawain." Si Job ay isang matuwid na tao at pinagpala ng Diyos. Binigyan siya ng Diyos ng maraming pagpapala. Ngunit hindi ito ang dahilan kung bakit sinamba ni Job ang Diyos. Alam niya na ang Diyos ang may dalang at Panginoon ng mga Panginoon. Ang Diyos ang Panginoon, kaya sinamba niya ang Diyos. Hanggang sa huli ay iningatan ni Job ang kanyang pananampalataya at nagtiwala siya sa Diyos. Sinabi ni Job, "Bagaman ako'y patayin niya, ako'y aasa pa rin sa kanya. Gayon may ipagtatanggol ko ang aking mga lakad sa harapan niya." Pagkatapos niyang makapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok, binigyan siya ng Diyos ng doble sa kung ano ang mayroon siya ng una, mga pag-aari at mga anak. At sa buong lupain ay walang mga babaeng natagpo ang kasing ganda ng mga anak na babae ni Job. Ang aklat ng Job ay nakakawili. Nabago si Job pagkatapos ng pagsasanay. Si Job na hindi nasubok ay ibang-iba kay Job na dumaan sa mga pagsubok. Si Job ay hindi sumamba sa Diyos dahil sa mga pagpapala, taginhawaan at masaganang buhay. Siya'y nanampalataya sa Diyos kahit na nawala sa kanya ang lahat ng pag-aari at dumating ang mga kahirapan at pagdurusa. Nagtiwala siya sa Diyos at natakot sa Diyos. Nakita ng Diyos ang kanyang pananampalataya, kaya't pinagpala siya ng doble kaysa ng una. Gaya na nakasulat sa Santiago 5, "Narinig ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job, at inyong nakita ang layunin ng Panginoon, kung paano ang Panginoon ay puno ng pagkahabag at pagkamaawain." Nangyayari pa rin ba ito hanggang ngayon? Kung ang isang tao ay magtitiwala sa Diyos hanggang sa huli at magtitiis sa mga pagsubok, bibigyan ba siya ng Diyos ng dobleng pagpapala? Pinag-isipan ko ito at naisip ko na ang mga pagpapala ng mundo ay hindi mahalaga. Sa tingin ko, ang dobleng pagpapala ay tumutukoy sa walang hanggang pamana ng Diyos sa langit. Tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Sa Roma 8:17, kung tunay kang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo luwalhatiin namang kasama niya. Nagbibigay siya ng walang hanggang kaluwalhatian pagkatapos nating magdusa ng ilang sandali para sa Panginoon. Sa 2 Korinto 4:17, magaan at panandali ang kapighatian. Ang kapighatian ay panandalian lamang. Magtatapos ito sa loob ng ilang dekada. Inihahanda tayo nitong magaan at panandali ang kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian ay walang hanggan. Bibigyan tayo ng Diyos ng walang hanggang kaluwalhatian para sa atin na nagdusa ng sandaling panahon. Kaya sa Roma 8:18, itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Maliit lamang ang ating paghihirap, ngunit ang kaluwalhatian ay walang hanggan. Dahil pinaniniwalaan natin ito, madadaig natin sa pamamagitan ng pananampalataya ang anumang pagdurusa, kapighatian at pagsubok. Kahit na mamatay tayo, hindi tayo susuko. Binigyan tayo ng napakahalagang aral sa pamamagitan ni Job. Sa Job 31, 24 at 25, may nakasulat na ganito. Babasahin ko lang sa inyo. "Kung ako'y sa ginto nagtiwala,
o tinawag ang dalisay na ginto na aking pag-asa. Ibig sabihin, gaano man kayaman si Job, hindi siya umasa sa kanyang kayamanan. Ito ang kanyang sinabi pagkatapos niyang madaig ang lahat ng pagsubok. O tinawag ang dalisay na ginto, ikaw ang aking pag-asa. Nang makita niya ang malaking tipak ng ginto, sinabi niya, hindi ako umaasa sa iyo. Kung ako'y nagalak sapagkat ang aking kayamanan ay malaki, o sapagkat ang aking kamay ay nagtamo ng marami, si Job ay hindi nagalak dahil sa ang kayamanan niya ay malaki. Ito ang pagtatapat ng pananampalataya ni Job. Si Job ay kumakatawan sa tao na nananatili sa pananampalataya at pagkatakot sa Diyos hanggang sa huli. Magbigay man ang Diyos o bumawi, maging mayaman man o hindi, sa Kawikaan 11:28, siyang nagtitiwala sa kanyang kayamanan ay mabubuhay. Siyang nagtitiwala sa kanyang kayamanan ay mabubuhay. Ang kahulugan ng pagkabuhay ay maaring masira sa mundong ito. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, mawawasak magpakailanman. Ang mga taong umaasa sa kayamanan, iniisip nila na ang kayamanan ang mag-iingat sa kanila, magpapasaya sa kanila, at bahala sa kanilang kinabukasan. Ito'y mali. Sa 12 alagad ni Jesus, isa sa mga tinawag na maging apostol ay si Judas Iscariote. Sa loob ng 3 at kalahating taon, sumunod siya kay Jesus kasama ng iba pang mga alagad. Nakita niya ang maraming tanda na ginawa ni Jesus. Nakinig siya sa mga salita ni Jesus. Nakita niya ang pagpapakain ni Jesus sa 5,000 tao ng tinapay. At ang pagbuhay kay Lazaro na 4 na araw ng patay. Ngunit ang nakapagtataka ay hindi niya nakilala si Jesus hanggang sa huli. At dahil sa siya ang namamahala sa supot ng pera, kung minsan ay kumukuha siya dito ng kaunti. Subalit, hindi siya kontento sa ganito. Inisip niya na kapag si Jesus ay naging hari, itatalaga siya ni Jesus bilang ministro ng pananalapi. At pag nangyari yon, ay magpapayaman siya sa illegal na paraan. Sa palagay ko ay nagkaroon siya ng ganoong pag-iisip. Kahit na sinabi ni Jesus na siya ay mamamatay sa krus at muling mabubuhay, hindi niya ito pinaniwalaan tulad ng ibang mga alagad. Kaya at siya'y labis na nadismaya nang si Jesus ay kinuha ng walang laban. Nais ng mga Hudyo na patayin si Jesus. Naisip ng mga alagad na kung si Jesus ay mamamatay, sila ay mamamatay din. Ganon din ang nasa isip ni Judas Iscariote. Kaya sinamantala ni Judas ang pagkakatao ito. Kailangan kong ibigay si Jesus sa mga gustong pumatay sa kanya para madali nila siyang mahuli. Si Jesus ay nangaral sa maraming tao sa Jerusalem at gumawa ng mga himala. Ngunit sa gabi, siya ay natutulog sa malamig na hamog at nananalangin sa bundok ng mga olibo. Walang nakakaalam sa lugar na iyon. Kaya wala nakakaalam kung nasaan si Jesus sa gabi. Tanging ang kanyang mga alagad lamang. Sila lang ang nakakaalam kung nasaan si Jesus sa gabi. Kaya pumunta siya sa mga pinuno ng relihiyon ng mga Hudyo at sinabi sa kanila,
Gusto kong ibigay sa inyo ang Jesus na kinasusuklaman ninyo. Magkano'ng ibibigay ninyo sa akin? Dahil 3 at kalahating taon na siyang sumusunod kay Jesus, gusto niyang kumita ng pera. Kaya't sinabi ng mga Hudyo, sige. At pagkatapos ay binigyan siya ng 30 pirasong pila. At sa gabi, dinala niya ang mga dadakip kay Jesus sa halamanan ng Getsemani upang siya'y mahuli. At sinabi niya, ang hahalikan ko, yun na nga. Dakpinin niyo siya. Sinabi niya ito, kasi nga madilim. Ang hahalikan ko, yun na nga. Hinalikan ni Judas si Jesus at sinabi, pagbati, Rabi. Judas, ipinagkano lumaba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? Kaya inaresto si Jesus ng mga Hudyo at mga sundalong sumunod kay Judas na may mga dalang sibat, mga espada at mga bigkis. Si Jesus ay kanilang dinakip. Ano kaya ang naisip ni Judas nang si Jesus ay walang kalaban-labang hinuli? Dinala sa harapan ni Pilato, inatulan ng kamatayan at ipinako sa krus. Maring naisip niya na napaka makapangyarihan ni Jesus na kahit na ipinagkanulo ko siya, hindi siya madaling madadakip o mauhuli at mapapatay. Maring naisip niya na ibibenta ko si Jesus at tatanggap ng 30 pirasong pila. At puprotektahan ni Jesus ang kanyang sarili. Ngunit hindi ganoon ang ginawa ni Jesus. Siya'y hindi lumaban. Siya'y hinatulan ng kamatayan, hinagupit, at kinaladkad hanggang mamatay doon sa krus. Nakita ito ni Judas. Ang diablo ang nag-udyo kay Judas na ipagkanulo si Jesus. Inilagay ng diablo sa puso ni Judas Iscariote na ipagkanulo siya. At pagkatapos gawin ang gawain sa pamamagitan ni Judas, umalis ang diablo. Nang makaalis ang diablo ay natauhan si Judas. Ano itong nagawa ko? Dahil mahal talaga ni Jesus si Judas, minahal niya siya tulad ng iba niyang mga alagad. Hindi tinuring ni Jesus si Judas na kakaiba. Noong hinugasan niya ang mga paa ng 12 alagad, hinugasan din niya ang paa ni Judas. At sa huling hapunan, hinati niya ang tinapay at binigyan din niya si Judas. Panginoon, minahal mo ako. Alam ng Panginoon ang pagkakanunong gagawin ko at binigyan niya ako ng maraming pagkakataon na makapagsisi. Ngunit, hindi ko iyon alam. Ano ba ako? Akong dapat napatayin. Tao ba ako? Nagsisi siya sa kanyang kasalanan at pinahirapan siya ng kanyang budhi. Ano pa't nagbinti siya mula sa punong kahoy sa gilid ng bangin at namatay. Siya'y nagbinti. At nang bumagsak ang kanyang katawan, pumutok ang kanyang tiyan at sumambulat ang lahat ng kanyang laman loob. Siyempre, kanyang isinauli ang 30 pila. Ako'y nagkasala sa pagkakanulo ko sa lugong walang sala. Kaya sinabi nila, ano yun sa amin? Ikaw ang bahala dyan. Inihagis niya palayo ang 30 pirasong pila. Kaya sinabi ng mga Hudyo, hindi matuwid na ilagay ang mga ito sa kabangyaman sapagkat dugo ang kapalit ng halagang ito. Ginamit nila ito at ibinili ng magandang bukid upang paglibingan ng mga dayuhan. Gayunpaman, nagbigti si Judas at nahulog sa impyerno dahil sa paghihirap mula sa kanyang kasalanan. Sa Mateo 26:4, sinabi ni Jesus, tunay na papanaw ang anak ng tao tulad ng nasusulat tungkol sa kanya.
ang Panginoon ay dumating ayon sa nasusulat at namatay ayon sa nasusulat sa mga kasulatan. Muling nabuhay ayon sa nasusulat, umakyat sa langit at pumunta sa harapan ng Diyos. Ngunit, kahabag-habag ang taong iyon na sa pamamagitan niya ay ipagkakanulo ang anak ng tao. Kung hindi siya ipinanganak, hindi na sana siya mapupunta sa impyerno. Sa loob ng 3 taon, sumunod siya kay Jesus, nakinig ng lahat ng mahalagang pangaral ni Jesus at nakaranas ng mga himala. Ngunit sa huli, si Judas ay nadaig ng kanyang kasakiman at ipinagbili si Jesus. Sa katunayan, sarili niyang kaluluwa ang kanyang ibinenta. Si Jesus ay hindi maaaring ipagbili ni Judas. Ang ipinagbili ni Judas ay ang kanyang espiritu. Si Judas Iscariote lang ba ang gumagawa nito? Kahit ngayon, maraming tao ang tulad ni Judas na nawawala sa kanilang sarili dahil sa pera. Kaya sa Mateo 19:23-24, sinabi ni Jesus, "Mahirap para sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit." Kaya ito yung sinabi ni Jesus sa Mateo 19. Mahirap para sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit. At sa verse 24, mas madali pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Sinasabi dito, mahirap para sa isang mayaman ang pumunta sa langit. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na lahat ng mayamang tao ay pupunta sa impyerno. Kahit mayamang tao ay pwedeng dukha sa espiritu. Mapapalad ang dukha sa espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Kung ang kanyang espiritu ay dukha, mapalad siya. Ibig sabihin ng dukha sa espiritu ay nakakaunawa na tayo dumating sa sanlibutan na walang dala at aalis din na walang dala. Na wala tayong madadalang anuman mula sa ating pinagpaguran. Itinuturo ng Biblia na ang pagkakaunawa sa kawalan ng kabuluhan ng buhay ang pagiging dukha sa Espiritu. Kaya gaano man kayaman ng isang tao, maaaring may pagtatanong sila kung ano ba ang halaga ng kanilang yaman. At kung maunawaan nila na ang kayamanan ay hindi rin makapag-iingat sa kanilang buhay, ni makapagbibigay ng tunay na kasiyahan na ang kamatayan, paghuhukom at walang hanggang pagkawasak ay nalalapit na at taimtim silang magnanais sa buhay na walang hanggan, kahit na sila ay mayaman, pwede silang maligtas. Mayroong mga halimbawa sa Biblia na mayayamang tao na naligtas. Tulad ni Jose na taga Arimatea na isang mayaman. Sinubukan kong lumapit sa maraming CEO ng mga malalaking korporasyon upang mag-evangelize. At ito'y napakahirap. Para bang sila'y maniniwala, nakinig sila sa lahat ng sesyon, ngunit hindi sila naniwala. Tunay na nakapagtataka. Mula sa mga CEO, ang iba ay naligtas. Ngunit nahihirapan sila sa kanilang kristyanong pamumuhay. Bakit? Dahil sila ay mayaman. Mahirap sa isang mayaman ang maligtas. At kahit na pagkatapos maligtas, kung ang kanilang pananampalataya ay hindi pa lumago, at kung sila ay nagtitiwala pa rin sa kanilang kayamanan, mahirap para sa kanila na mamuhay ng tapat sa kanilang Christian life. Nagtitiwala sila sa kanilang kayamanan sa halip na sa Diyos. Marami akong CEO na na-evangelize, na namumuhay na may malaking kayamanan. Ngunit, labis silang nahihirapan sa kanilang kristyanong pamumuhay. Ito'y tunay na nakakalungkot. Sa uli, ito'y walang kabuluhan. Kaya nga, walang maraming mayamang tao dito, di ba? Lumaki ako sa matinding kahirapan. Noong nagkaroon ng digmaan, grade 4 ako sa elementarya at kailangan naming lumikas. Grade 5 na ako nung bumalik kami. Ang aming bahay ay nasunog at wala kaming kahit na ano. Walang bahay, walang pera, walang pagkain. Kaya mula grade 5, kailangan kong kumita ng pera. Nagtinda ako ng candy, ice cream, at kalaunan
Nagtinda ako ng mga diyaryo at naglinis ng mga sapatos. Sinubukan ko lahat. Yung mga matatanda na mula sa panahon ko ay dumaan din sa parehong karanasan. Hindi lang ako. Hindi yun may iwasan. Mula sa unang taon sa middle school, nagsimula akong dumalo sa church. Hindi ako dumalo sa church upang maniwala kay Jesus. Dahil sa ang school ko ay pinamumunuan ng mga Kristiyano, kaya kailangan kong pumunta tuwing linggo at mag-aral ng Biblia kasi requirement ito. Sa aking natutunan, naunawaan ko na ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ang lumikha ng langit at lupa. Nagsimula akong maniwala na ang Diyos ay buhay, na mayroong spirito, na ang Biblia ay salita ng Diyos, at mayroong walang hanggang langit at impyerno pagkatapos ng kamatayan. Kahit na hindi ko pa natanggap ang kaligtasan dahil hindi ko yun alam, sinabi ko at ng aking kaibigan, pag-aralan natin ang Biblia at maging tagapangaral tayo ng mga aral nito. Kaya ako at ang aking kaibigan na nakatira malapit sa church ay pumunta sa isang Presbyterian seminary sa Daegu. Masipag akong nag-aral ng Biblia sa loob ng 4 na taon. Habang nasa seminaryo, tuwing Sabado, kumukuha ako ng isang bundle ng evangelistic pamphlets at pumupunta ako sa mga palengke at parke upang masigasig na mangaral ng Ebanghelyo. Sa una, maraming mga kaibigan ang sumasama sa akin. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, silang lahat ay tumigil. At iniwan akong mag-isa. Tuwing bakasyon, naglalakbay ako papuntang kabundukan upang mag-evangelize. Ako ay sobrang masigasig. Habang nagbabalik na ako ngayon, sa tingin ko ay nakita ng Diyos ang aking sigasig. At naisip na hindi ito masama. Siyempre, ito'y pagpupuri sa sarili. Sa anumang kaso, ako ay mas lalong naging masigasig na Kristiyano. Gayunpaman, napagtanto ko kalaunan na may mali sa aking pananampalataya. At noong October 30, 1962, bandang alas 8 ng gabi, tunay kong naunawaan ang biyaya ng Diyos at natanggap ko ang kaligtasan ng araw na iyon. Naranasan ko ang walang hanggang katubusan at ang aking spirito ay naipanganak na muli. Hindi ko makakalimutan ang araw na iyon. October 30, 1962. Bandang alas 8 ng gabi. Ito ay nasa 62 years na. Kahit pagkatapos ng kaligtasan, dumaan ako sa maraming paghihirap. Ngunit hindi ko sila nakita bilang kahirapan. Ako ay palagi lamang nagagalak at nagpapasalamat. Kasi kung nabuhay ako ng marangyang buhay sa isang mayamang pamilya, malamang hindi ako nakatanggap ng kaligtasan. Itinuturing ko ang aking karukaan bilang isang malaking biyaya. Ngayon, tayo ay nakikibahagi sa isang pandaigdigang misyon. Gumagawa sa 82 na mga bansa na mayroong 1,062 churches sa ibang bansa. Tayo ay aktibong nangangaral. Gayunpaman, sa mga tinatawag na maunlad na bansa tulad ng Estados Unidos, Europa at Japan, ang pangangaral ng Ebanghelyo ay napakahirap. Sa kabila ng pagsisikap at paghihirap ng mga misyonero, hindi umuunlad ng maayos. Karamihan sa mga bansa na matagumpay tayo nakakapangaral ay mga mahihirap na bansa tulad ng South America, Russia, Pakistan, at iba pang mga bansa sa Asia. Sa Lucas 7:22, sa mga dukha ay ipinangaral ang magandang balita. Talagang pinagpala ang mga dukha. Kaya naman, salit na magalit kung bakit tayo hindi tayo mayaman, dapat tayo magpasalamat. Naintindihan niyo po? Kahit pagkatapos na makatanggap ng kaligtasan, hindi tayo binibigyan ng Diyos ng kayamanan bilang isang pagpapala. Binibigyan niya tayo ng ating pangangailangan. Kailangan nating maunawaan na ibinibigay niya lang sa atin ang abot sa makakaya ng ating pananampalataya upang lumago.
Ang mga magulang, kahit na mahal nila ang kanilang anak, ay hindi nagbibigay ng malaking halaga ng pera sa kanilang anak sa elementarya. Kung sasabihin ng anak, "Nay, kailangan ko ng pera upang bumili ng ice cream." At kung bibigyan siya ng 4,000 pesos ng kanyang ina, hindi ito tama. Hindi siya dapat magbigay ng ganoon kalaking halaga. Kung gayon, ano ang dapat niyang gawin? Dapat na ibigay niya ang kailangan lang ng bata. Kung paano ang mga estudyante ay binibigyan ng baon depende sa antas sa eskwela, ang mga estudyante sa middle school, baon na pang middle school. Ang mga estudyante sa kolehiyo, baon na pang kolehiyo. Dapat nating tandaan na binibigyan tayo ng Diyos ng mga pangangailangan habang lumalago ang ating pananampalataya. Dahil kung ibibigay niya sa atin ang lahat na hinihiling natin, nang higit sa ating kinakailangan, mahulog tayo sa tukso. Kaya ang mga nanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakakapinsalang pagnanasa. Ang taong umiibig sa salapi ay ang taong naniniwala na mapapasaya siya ng pera. Inilalagak niya ang pag-asa niya rito. Ang pera ay nandaraya sa tao, kaya hindi natin dapat ibigin ito. Sa Lucas 12:15, "Mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganahan ng kanyang mga ari-arian." Magbantay laban sa lahat ng kasakiman. May kasakiman sa loob ng mga tao. Ang buhay ng tao ay wala sa kasaganahan ng kanyang mga ari-arian. Kaya mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman. Sinasabi ng mga tao na ang mayayaman ay namumuhay ng mabuti. Tama ba pananalitang ito? Mali-mali ito. Ang mayamang pamumuhay ay hindi nangangahulugan na maayos o mabuti ang pamumuhay. Ang pamumuhay ng mabuti ay ang pamumuhay ng tama. Mayaman man o mahirap ang isang tao, ang maayos na pamumuhay ay pagkakaroon ng layunin sa buhay at pamumuhay ng tama. Maayos ba ang pamumuhay kung kumakain ka ng mabuti? Nakatira sa magandang bahay, nagmamaneho ng magandang kotse, nakasuot ng magandang damit at namumuhay ng marangya? Ito ay maling bagay. Gaano ba kahirap si Apostol Pablo? Si Jesus ay ipinanganak sa sabsaban at lumaki sa loob ng 30 taon bilang anak ng isang mahirap na karpentero. Paano malalaman ng sinuman na si Jesus ang bugtong na anak ng Diyos, ang Kristo, ang kapantay ng Diyos na lumikha? Wala nakakaalam. Kahit na naglalakad si Jesus habang nangangaral ng kanyang salita at gumagawa ng maraming himala sa loob ng 30 taon, kahit ang mga Hudyo ay hindi siya nakilala. Siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Hindi siya tinanggap ng napiling bayan ng Diyos, kundi tinanggihan siya at ipinako sa krus hanggang sa kamatayan. Gaano ba kahirap si Jesus? Nangaral siya sa harapan ng templo sa umaga at natutulog kasama ang kanyang mga alagad sa malamig na hamog sa bundok ng mga olibo sa gabi. Krus lamang ang pagmamayari ni Jesus. Sa John 19, kinuha nila si Jesus at siya ay lumabas na pasan niya ang krus patungo sa tinatawag na pook ng bungo, na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Golgota. Ang krus ay sa kanya. Ang tanging mayroon siya ay ang krus. Si Jesus ay walang anuman. Paano naman si Apostol Pablo, ang pinakadakilang apostol sa panahon ng Bagong Tipan? Siya ay naging isang dakilang apostol pagkatapos na siya ay maligtas. Ngunit siya rin ay walang anuman. Sa 2 Korinto 11:23-27, "Sila ba'y mga ministro ni Kristo? Ako'y nagsasalita na parang isang baliw. Lalo pa ako na mas maraming pagpapagal, mas maraming pagkabinanggo, nang di mabilang na bugbog, at malimit na mabingit sa kamatayan. Sa mga Hudyo ay 5 ulit akong tumanggap ng 40 hagupit kulang ng isa. 3 ulit na ako hinampas ng mga pamalo. Minsan ako'y pinagbabato.
Siya ay pinagbabato hanggang mamatay at itinapon, ngunit nabuhay siyang muli at nangaral. At sa wakas, dinala siya sa Roma at gumugol ng 2 taon sa probasyon kung saan siya ay nangaral hanggang sa siya ay pinugutan ng ulo at namatay. Noong pumunta ako sa Roma, pinuntahan ko ang piitan kung saan ikinulong si Apostol Pablo at ang lugar kung saan sinasabing siya ay pinugutan ng ulo. Si Pablo at ang ibang mga apostol ay tiyak na nagdusa ng gusto. Ngunit tayong mga naligtas ay sobrang sakim. Sinabi ni Apostol Pablo sa Filipos 4:12, marunong ako magpakababa at marunong din ako magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay, natutunan ko ang lihim sa kabusugan at maging sa kagutuman, maging sa kasaganahan, maging sa kasalatan. Gaano man siya kahirap, natuto siyang umasa lamang sa Panginoon. At gaano man siya kayaman, ginamit niya ang lahat ng kanyang kayamanan para sa Panginoon. Kahit siya ay mahirap, hindi siya nabuhay para sa mga pagnanasaan ng kanyang laman. Kahit siya ay mayaman, hindi niya ginamit ang kanyang kayamanan ayon sa sarili niyang kagustuhan. Kahit na siya ay mahirap, ang kanyang kasiyahan ay ang Panginoon. At kahit mayaman siya, ibinigay niya ang lahat ng kanyang kayamanan sa Panginoon. Sinabi niya, natutunan ko ang lihim sa kabusugan. Yan ang pinakamahalaga. Sa mga awit 52:7, pagmasdan ninyo ang tao na hindi niya ginawang kandungan ng Diyos, kundi nagtiwala sa kasaganahan ng kanyang mga kayamanan at nagpakalakas sa kanyang nasa. Tao na hindi ginawang kandungan ng Diyos, kundi nagtiwala sa kasaganahan ng kanyang mga kayamanan at nagpakalakas sa kanyang nasa. Hindi sila umaasa sa Diyos, kundi sa kayamanan. At hindi nagagalak sa pumumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit sinusunod ang kanilang sariling mga kasalanan at namumuhay ayon sa sariling kagustuhan. Ito ang mga tao sa mundo. Ito ang mga taong iniwan ng Diyos. Sa mga naligtas, medyo marami ang hindi magaling sa relihiyosong pamumuhay dahil sa kanilang pagkakatali sa kayamanan. Tama ba yun? Ngayon, dapat nating pag-isipan ito ng mabuti at magbaliktanaw sa ating sarili. Sa 1 Timoteo 6:6, subalit ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang. Nasisihang isipan ay nangangahulugan ng pagiging kontento sa sariling kalagayan. Ibig sabihin ay nakukontento sa sariling kalagayan. Tayong mga naligtas ay naniniwala na ang ating kasalukuyang kalagayan ay ibinibigay ng Panginoon. At dapat tayong masiyahan dito dahil ibinigay ito sa atin, dahil kailangan natin ito. Kung mayroon tayong kontentong pag-iisip, nangangahulugan ito na ang kabanalan na isang malaking pakinabang. Ang kabanalan ay paglilingkod sa Diyos. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. Wala tayong dinala. Dumating tayo sa mundong ito na walang dala. Dumating tayong walang dala at aalis tayong walang dala. Wala siyang anumang madadala mula sa kanyang pagpapagod na kanyang madadala sa kanyang kamay. Pagkatapos pumanaw ng chairman ng Samsung Group, isang tanyag na kasabihan ang kanyang iniwan. Ang sinabi niya bago siya namatay. Sabi niya, mayroon akong napakagandang vila at hindi ko alam kung sino ang magmamayari niyon bago ako mamatay. Mayroon akong isang napakagandang kotse. At hindi ko alam kung kanino mapupunta ito.
Kaya ito yung kanyang sinabi bago siya namatay. Ang kanyang maraming ari-arian ay hindi rin sa kanya. Siya lang ba? Ang lahat ay dumarating na walang gala. At aalis na walang gala. Walang gala. Sa Ecclesiastes 5:15, kung paano siya'y lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina, gayon siya muling aalis. Uban siyang dumating, wala siyang anumang madadala mula sa kanyang pagpapagod na kanyang madadala sa kanyang kamay. Wala tayong madadalang anuman. Gayunpaman, ang mga tao ay masyadong nangahawakan sa mga bagay ng mundo at hindi nila mabitawan ang mga ito. Kung gagamitin nila ito ng nararapat habang sila ay nabubuhay pa, gaano kaganda? Napakaraming sitwasyon na tayong mga Kristiyano, pwede nating gamitin ang mga bagay natin sa mundo. Tama ba? Ang ating kayamanan ay pwede nating gamitin para sa pagliligtas ng mga makasalanang patungo sa impyerno. Diba? Ang paggamit ng ating kayamanan para sa mga kapatid ay kaibig-ibig sa mata ng Diyos. Kung hindi, kung gagamitin lamang natin ito para sa sarili nating kasiyahan, wala itong halaga. Sa Biblia, 1 Timoteo 6:17, ang mga salita na sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, ito ay nagsasabing, ang mga mayayaman sa sanlibutang ito ay atasan mo na huwag magmataas ni huwag umasa sa kayamanang hindi tiyak. Si Timoteo ay isang pastor sa iglesia ng Efeso. Siya ay naging isang tanyag na mga karal. Gayunpaman, mayroon ding mga mayayaman na mga mananampalataya sa kasalukuyang panahon na mayayaman sa sanlibutang ito. Ang mga mayayaman sa sanlibutang ito ay atasan mo na huwag magmataas ni huwag umasa sa kayamanang hindi tiyak, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Dapat silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, bukas ang palad at handang mamahagi. Sa kayo'y magtitipon sila para sa kanilang sarili ng isang mabuting saligan para sa hinaharap, upang sila'y makapanghawak sa tunay na buhay. Kaya huwag magmataas dahil sa iyong kayamanan na para bang mabubuhay ka kasama nito magpakailanman sa mundo. Ang mayayaman ay may kayabangan. Kapag lumalapit ang mga mahihirap sa kanila na nakayupo, ang mga mayayaman ay sumisigaw at nakikipag-usap sa kanila ng may kagaspangan. Kaya mga mahihirap na tao ay natatakot. Ang mayayaman ay mataas ang tingin sa sarili. Kaya nga sinasabi ng Biblia, ang mga mayayaman sa sanlibutang ito, atasan mo na huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang hindi tiyak, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ang lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Ibinibigay sa atin ng Diyos ang lahat ng bagay na ating kailangan. Sa Diyos tayo magtiwala, huwag sa ating kayamanan. Magtiwala sa Diyos na siya nagbibigay sa atin ng lahat ng bagay. At dapat silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, bukas ang palad at handang mamahagi. Sa gayon nagtitipon sila para sa kanilang sarili ng isang mabuting saligan para sa hinaharap. Anong ibig sabihin nito? Babayaran ng Diyos ng mga walang hanggan at maluwalhating bagay. Para sa pangangaral ng Ebanghelyo at para sa mga kaluluwang mapapahamak na maligtas, tayo ay namumuhunan at ibinibigay natin ang ating mga bagay, di ba? May ilan na tila ibinibigay na nila ang lahat ng kanilang kayamanan. Para sa pangangaral ng Ebanghelyo sa buong mundo, tila ba ibinibigay na nila ang lahat ng kanilang kayamanan? Sila'y talaga nakakagulat.
nakakaantig ng puso. Nakikita ito ng Diyos na nagsasabing magaling. Kahit na hindi natin maialay ang lahat ng ating kayamanan, kapag may pagkakataon, hindi natin ito dapat napalampasin, mamuhunan at magbigay para sa pangangaral ng Ebanghelyo sa buong mundo nang may masayang puso. Ito ay para sa iba. Gayunpaman, sa kalaunan, ito ay para sa atin. Para sa mabuting saligan sa panahong darating. Kaya sa Kawikaan 23, verse 4-5, sinasabing, huwag magpakapagod sa pagpapayaman. Maging matalino ka na ang sarili mapigilan. Sinasabi ng Panginoon sa mga taong naligtas, ngayon, huwag kayo magpakapagod para yumaman. Hindi ito nangangahulugan na wala na kayong gagawin. Kailangang magtrabaho ng mabuti. Ngunit, hindi ito dapat gawin para yumaman. Binibigyan tayo ng Diyos ng mga material para maibalik natin ito sa Panginoon. Kaya sabi niya, huwag magpakapagod sa pagpapayaman, maging matalino na ang sariling mapigilan. Ang ibig sabihin ng sariling pangunawa ay umasa sa sariling pag-iisip kaysa mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Nangangahulugan ito na umasa sa ating sariling pamamaraan. Sinasabi ng Diyos na huwag nating gawin ito. Kapag mapatako doon ang iyong paningin, yun ay napaparam. Ang pag-asa sa kayamanan ay kagaya ng pagbibigay pansin sa mga bagay na hindi totoo. Huwag mong ituon ang iyong mga mata sa mga bagay na napaparam. Sapagkat biglang nagkakapakpak ang kayamanan, lumilipad na gaya ng agila patungo sa kalangitan. Ang kayamanan ay maaaring lumipad anumang oras para itong may mga pakpak. Mula sa mga taong kilala ko, mayroong isang ligtas na Kristiyano. Hindi ko sasabihin kung sino. Hindi siya taga Seoul. Mula siya sa ibang region. Mukhang malaki ang kinita niya. Aha. Ngunit siya'y masyadong kuripot sa kanyang kayamanan. Sa pag-aaral ng Ebanghelyo, kuripot siya. Pero hindi ko siya mapilit na mag-offer. Kaya pinagbasdan ko lang siya. Gaya ng inaasahan, lumipad ang kanyang kayamanan maging ang kanyang bahay. Ito ay totoong kwento. Kapag inihipan ng Diyos, lipad ito. Mayroon ding isang talata na nagsasabing ang Diyos ay umiihip. Kung kikimkimin mo ang iyong kayamanan, lilipad ito. Lumilipad sila tulad ng isang agila. Maaring sabihin ng ilang tao, kaya ko itong hawakan upang huwag mawala sa pamamagitan ng real estate. Ibig sabihin, gusto nila itong hawakan ng mahigpit upang huwag matangay papalayo. Kala nila ay malulutas nila ang problema, ngunit pati sila ay hihipan papalayo. Gano'y ito kahanghal? Ang matalinong paraan ay gamitin ang ating kayamanan ng mabilis para sa gawain ng Diyos, hanggat kaya natin, bago tayo mamatay. Tila ba mukhang mamamatay tayo kung mabubuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos at iaalay natin ang lahat ng bagay na mayroon tayo, ngunit hindi ito mangyayari. Ang Diyos pa rin ang gagabay at mag-iingat sa atin. Ilang araw pala nakalipas, may napanood ako sa balita, may isang mahirap na matandang babae na nangungulekta ng basura. Nakaipon siya ng pera sa pamamagitan ng pagbebenta ng basura. Bumili siya ng isang bahay at patuloy na kumita ng pera gamit ang bahay na iyon. At ini-offer niya ang lahat ng kanyang kayamanan na medyo marami-rami para sa Panginoon. At siya'y namatay. Ngunit siya ay hindi ligtas. Kahit ang mga hindi ligtas na tao ay gumagawa ng mabubuting bagay na tulad nito. Naalala pa ba ninyo yung isang matandang babae sa lungsod ng Daejeon? Yung nagtitinda dati ng kimbap at hindi ginamit ang pera para sa kanyang sarili?
kundi para sa Chungnam National University. Kanyang ibinigay ang lahat ng kanyang kayamanan sa Chungnam National University. Siya ay nakaipon ng pera sa pamamagitan ng hindi paggamit nito para sa kanyang sarili. Nagsusuot lamang siya ng lumang damit at sapatos. Siya ay nabuhay sa kahirapan kahit na mayroon naman siyang pera. Kaya sa pagkakarinig ko, nagtayo ang Chungnam National University ng isang alaala para sa kanya. May mga ganitong tao kahit na hindi sila ligtas. Kung naalala pa ninyo yung isang matandang lalaki na naka-wheelchair na pumunta sa opisina ng KBS, sabi niya, "Hayaan yung ibigay ko ang lahat ng aking kayamanan. Pakiusap, gamitin ninyo ito para sa mga may hirap na tao. Lalong-lalo na para sa mga bata na nabubuhay sa kahirapan, na walang mga magulang." Siya na mayroong malaking kayamanan ay may dalawang anak na lalaki. Binilhan niya ang kanyang dalawang anak ng tig-isang maliit na bahay. At pagkatapos, ibinigay niya ang lahat ng natitira niyang kayamanan sa KBS Broadcasting. Dahil ito yung sabi ng kanyang ama. Sabi ng kanyang ama, "Anak, huwag mong ibigay ang iyong kayamanan sa iyong mga anak. Mabubuhay sila kahit wala yun. Kaya makinig ka sa akin. Kailangan mong ibigay ang iyong kayamanan sa mga may hirap na tao. Ibigay mo ito bago ka mamatay." Ginawa lang niya ang ayon sa kagustuhan ng kanyang ama. Ibinigay niya ang kanyang kayamanan sa mga tao. Mayroong mga tao na gumagawa ng ganoong mga bagay upang gawin lamang ang kalooban ng kanilang ama. Ngunit bakit hindi natin magawa ang iniutos sa atin ng Diyos? Hindi ka ba nahihiya kapag nakakarinig ng ganitong kwento? Sa Kawikaan 30:7-8, "Dalawang bagay ang sa iyo'y aking hinihiling. Bago ako mamatay, huwag mong ipagkait sa akin. Ilayo mo sa akin ang daya at ang kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man. Pakainin mo ako ng pagkain na aking kinakailangan." Dalawang bagay ang sa iyo'y aking hinihiling. Ilayo mo sa akin ang daya at ang kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man. Ang laging ninanais ng tao ay maging mayaman. Subalit ang tao ito ay nanalangin sa Diyos at humiling ng dalawang bagay bago siya mamatay. Bago mamatay, huwag mong ipagkait sa akin. Una, ay ilayo mo sa akin ang daya at ang kasinungalingan. Sinabi niya, "Pakiusap, huwag mong hayaang magsalita ako ng daya at kasinungalingan. May isa pa, huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man. Pakainin mo ako ng pagkain na aking kinakailangan." Sa panalangin na itinuro ni Jesus sa Matthew 6:11, sinabi niya na manalangin ng ganito, "Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw." Ano ang pagkain sa araw-araw? Ang pagkain na kinakain sa araw-araw. Tulad ng pagpapakain niya sa mga Israelita ng mana sa ilang, gayunpaman, mayroon tayong sapat na pagkain para sa dalawang buwan sa bahay. Ngunit kung babaliwalay natin yun at sasabihin, "Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw," hindi ito tama. Ano kaya ang sasabihin ng Diyos? Kainin mo muna ang lahat ng nasa bahay. Kung kakainin ito lahat sa isang beses, sasabog ang tiyan at ikaw ay mamamatay. Kaya ibig sabihin ba nito ay dapat nating ubusin ang lahat at manalangin? Hindi. Mayroon man o wala tayong pagkain na tatagal ng ilang buwan, dapat tayong manalangin. Bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw. Ito'y biyaya ng Diyos na tayo ay nakakahinga at nabubuhay araw-araw. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng hininga, ng araw, ng hangin, at ng lahat ng bagay na kailangan natin upang mabuhay. Ibinibigay niya ito sa atin. Ibig sabihin, mabuhay ka sa pamamagitan ng pagtitiwala sa kung ano ang ibinibigay ng Diyos sa iyo. Pagdating sa pagkain na ating kinakain araw-araw, sinasabi natin,
Diyos, maraming salamat sa pagbibigay mo sa amin ng pagkain ngayon. Bukas, salamat sa pagbibigay nito kahit ngayon. Pagkain sa araw-araw. Kung titingnan natin ang mga salitang ito, marahil ay iniisip natin ang mga salitang ito ay hindi pisikal na pagkain. Maaring isipin natin na ang mga salitang ito ay hindi pisikal na pagkain, kundi espiritual na pagkain. Kaya dati, akala ko, ang bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw ay nangangahulugan na bigyan mo kami ng mga salita at espiritual na pagkain na aming kailangan. Ngunit kinalaunan, nalamin kong hindi pala. Sinasabi sa Mateo 4:4, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. At iniisip natin na ang tao ay hindi dapat mabuhay sa pagkain lamang ng tinapay, kundi sa mga salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ngunit ito ay medyo mali rin. Hindi naman ito talagang mali, medyo may mali lang. Ito ay dahil sa ang mga salitang sinabi ni Jesus ay sinabi niya nung siya ay tinutukso ng Diablo. Ibig sabihin, hindi lamang mahalaga sa mga tao na maghanap ng pagkain para sa katawan, ngunit hindi, higit sa lahat, mas mahalagang sumunod sa salita ng Diyos. Sa John chapter 4, habang si Jesus ay dumaraan sa desyerto ng Samaria, siya ay nauhaw, napagod at nagutom. Siya ay nauhaw, napagod at nagutom. Ang mga alagad ay pumunta sa lungsod at bumili ng pagkain at dinala ito kay Jesus. Rabi, kumain ka. Ako'y may pagkain na hindi ninyo nalalaman. Kaya't sinabi ng mga alagad sa isa't isa, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Walang sino man na nagbigay ng makakain kay Jesus. Nang humingi si Jesus ng tubig, hindi siya binigyan ng babaeng Samaritana. Kanyang iniwan ang banga ng tubig at pumunta sa Samaria nang hindi man lang naisip na ibigay ito kay Jesus. Si Jesus ay hindi man lang makainom ng tubig. Gayunpaman, sinabi ni Jesus, ang pagkain ko ay ang gawin ng kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Ang pagkain na tinutukoy ni Jesus ay kahit gaano ka makagutom, may pagkain na higit na ninalais ng iyong katawan kaysa pagkain at pag-inom. Ito ang pagtupad sa kalooban ng Diyos. Ang gawin ng kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Narinig ng mga Samaritano ang babae at lumapit sila kay Jesus. Ang pagkain ni Jesus ay ang ipangaral ang ebanghelyo sa mga tao sa Samaria upang ang kanilang mga espiritu ay maligtas. Ito ay mas mahalagang pagkain kaysa kumain ng pagkain sa oras na iyon. Ito ang mas mahalagang pagkain. Kaya sa Mateo 4:4, hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao. Kailangan nating malaman na ang mas mahalaga kaysa pisikal na pagkain ay ang mabuhay na masunurin ayon sa salita ng Diyos. Hindi mali na sabihin na ang pag-aaral ng Biblia ay espiritual na pagkain. Subalit ang kaalaman lang ay hindi pagkain. Ang pagsunod ay pagkain. Kaya sinasabi sa mga kawikaan, verse 8, pakainin mo ako ng pagkain na aking kinakailangan. Tulad sa mga salita ni Apostol Pablo, ngunit tayo'y may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. At ngayon, isa pang bagay, ang kayamanan na isang pagsubok sa katangian ng taong mayroon nito. Ito ang isa pang bagay. Ang kayamanan ay pagsubok. Isang pagsubok sa katangian ng tao na mayroon ito. Ibig sabihin, kung gusto niyong malaman kung ano ang pananampalataya ng isang tao, kung ano ang kanyang katangian, pinahahalagahan, at layunin ng buhay, ang kailangan niyo lang gawin ay bigyan siya ng pera. Sabihin natin na may isang tao na biglang nanalo sa loto. Nanalo siya ng malaking halaga. Nanalo siya ng 10 billion won.
Ala, anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Narinig ko na ang mga taong nananalo ng loto sa Amerika ay nabubangkrut kaagad pagkaraan ng ilang sandali. Dahil mula nang manalo siya sa loto, ay wala na siyang ginagawang kahit na ano. Bakit pa niya kailangang magtrabaho kung mayroon na siyang maraming pera? At ngayon, binenta niya ang kanyang maliit na bahay at bumili ng isang malaking bahay. Pinalitan din niya ang kanyang sasakyan ng pinakabagong modelo. Pagkatapos, pinalitan din niya ang kanyang asawa. Sinabi niya na gugustuhin pa raw niyang magpalit ng asawa kaysa magpalit ng refrigerator o sasakyan. Baliw siya. Wala siya sa tamang pag-iisip. Kaya mabilis silang maghirap ulit. Kahit na tayo mga ligtas na tao ay hindi naman ganyan, ipagpalagay nating bigla kang magkaroon ng pera. Anong gagawin mo? Isang sister na nakatira sa isang isla sa timog ang tumawag sa akin. Pastor, ako ay nakakuha ng 50 million won. Pinag-iisipan ko kung paano gagamitin ito. At tumawag ako dahil sa tingin ko ay dapat kong gamitin ito sa pinakamahalagang bagay. Kung pwede, ay gamitin sana ito para sa world mission. Kaya sinabi ko, salamat. Ngunit gaano man katagal ang lumipas, walang balita. Tinanong ko ang bangko kung naipadala na ang pera. Ngunit sinabi nila na hindi. Naisip ko, kakaiba. Nagbago ba ang kanyang puso? Hindi nagtagal, nagkaroon ako ng isang Bible seminar sa Gwangju Church. At ang mga kapatid mula sa iba't ibang churches doon ay nagtipon sa paligid ko. At nabanggit ko, hindi ko masabi sa inyo dahil hindi ko alam kung ano ang pangalan niya, pero ito ang nangyari. Pero ang totoo, wala pa rin balita. At nang bumalik ako mula sa pagtitipon, nakatanggap ako ng tawag. Pastor, ang sister na yon ay asawa ko. Sabi niya, Pastor, yung sister na yon ang asawa ko. At nalaman ko na diniposito na ng sister na iyon ang pera sa bangko at may plano siyang makuha muna ang interes bago ibigay ito. Kaya naantala ito. At sinabi niya, ibinigay ko na. Kaya sinabi ko sa kanya, maraming salamat. Nang maikwento ng brother na iyon ang sinabi ko, sinabi ng kanyang asawa, ako yun. Hindi ko alam kung paano siya nakakuha ng ganoon kalaking pera sa probinsya. Nag-aalala siya kung saan niya gagastusin ang perang iyon. Ngunit nagpasya siya na ibigay ito sa pinakamahalagang gawain ng Diyos. Tiyak na nalugod ang Diyos. Kung ang mga kaluluwang mapupunta sa impyerno ay maliligtas sa pamamagitan ng mahalagang offering na iyon, wala nang mas makabuluhan pang paraan upang gumastos. Ito ang pinakamakabuluhang paraan upang gumastos. Sa Pilipos, Pilipos chapter 4 verse 11. Pilipos chapter 4 verse 11 at 12. Pilipos chapter 4 verse 11 at 12. Hindi sa nagsasalita ako dala ng pangangailangan sapagkat aking natutunan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong din akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganahan
at maging sa kasalanan. Nang siya ay nasa bilangguan, sinabi niya, "Aking natutunan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan." Siya ay natuto. Marunong akong magpakababa at marunong din akong magpakasagana. Ngayon, noong si Pablo ay nasa bilangguan, siya ay nasa labis na kalungkutan. Hindi siya makakain ng maayos, ni makatulog man, at nalulungkot. Ngunit, ipinadala ng mga kapatid na ito sa Filipos ang kanilang kailangan sa pamamagitan ni Epafrodito. Habang si Pablo ay nasa bilangguan sa Roma, ito ay isang sulat para sa mga kapatid na nasa Filipos matapos matanggap ito. At sinabi sa Filipos 4:16-18, "Gayunman ay mabuti ang inyong ginawa na kayo nakiramay sa aking kapighatian at kayo mga taga-Filipos. Nalalaman naman ninyo na nang pasimula ng Ebanghelyo, nang ako'y umalis sa Macedonia, wala na isang iglesia na nakipag-isa sa akin sa pagbibigay at pagtanggap, kundi kayo lamang. Sapagkat kahit ako'y nasa Thessalonica, ay nagpapadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob, kundi hinahanap ko ang bunga na dumarami para sa inyo. Ngunit mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana. Ako'y busog, palibasa'y tumanggap kay Epafrodito ng mga bagay na galing sa inyo, na mabangong samyo, isang handog na kaaya-aya at kalugod-dugod sa Diyos. Nang makita ni Apostol Pablo na nasa bilangguan ng Roma, ang ipinadala ng mga kapatid sa pamamagitan ni Epafrodito, siya ay nagpasalamat at nagalak at sinabi, "Ngunit mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana. Ako'y busog. Anong mayroon ng isang tao sa bilangguan? Sagana ba ang lahat doon? Siya ay nagdusa sa bilangguan, nagutom at nauhaw. Ngunit kontento na siya sa gitna ng lahat ng mga ito." Sa mga gawa 16, sina Pablo at Silas ay hinagupit at ipinasok sila sa kaloob-looban ng binangguan habang nangangaral sa Filipos. Ano ang ginawa ni Pablo noon? Sumigaw ba siya at sinisi ang Diyos? Hindi, nanalangin siya at umawit ng mga himno sa gabi. Siya'y umawit at nanalangin. Noong una, inusig ni Pablo ang mga mananampalataya kay Jesus. Ngunit siya ngayon ay nangangaral ng Ebanghelyo. At siya ay nagagalak na inuusig para sa Ebanghelyo. At siya ay nagpapasalamat at umaawit ng mga papuri. Kaya naman, kahit sa ganoong paghihirap, sinabi niya, "Mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana. Ako'y busog. Wala akong pagkukulang." Ang ilang mga Kristiyano, kapag sila ay medyo nahihirapan ng kaunti, ay umiiyak, "O sana, tulungan mo ako." Hindi dapat sila magpakita ng pagkayamot sa itsura. Hindi ko alam kung bakit nila ginagawa iyon. Ang Panginoon ay kasama natin. Kung hindi tayo magtitiwala sa Kanya, siya'y magagalit. Kahit sa bilangguan, sinabi ni Apostol Pablo, "Mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana. Ako'y busog." Paano siya naging busog sa bilangguan? Yun ay dahil natutunan niya kung paano maging sapat sa sarili sa lahat ng sitwasyon. Kaya dapat din nating malaman na ang salapi ay isang uri ng pagsubok. Kung gusto mong malaman kung ano ang pananampalataya ng isang tao, kung ano ang kanilang pinahalagahan, at kung ano ang layunin nila sa buhay, makikita mo ito sa pamamagitan ng kung paano nila ginagastos ang kanilang pera. Kung mag-aaksaya sila ng pera, sila ay nabubuhay na walang ingat. Sila ay nagsusumikap ng maigi upang kumita ng pera. Ngunit kapag ginagastos nila ito ng walang ingat. Ito ay hindi tama. Ang ating katawan, kaluluwa, at ang lahat ng mga bagay na ibinigay ng Panginoon ay tinakpan na lahat ng kanyang dugo.
hindi sila sa atin, kundi sa Kanya. Hindi tayo dapat gumastos ng kahit isang piso ng walang ingat. Sa totoo lang, takot akong gumastos ng pera. Ang perang ito ay hindi sa akin, kundi sa Panginoon. At ito ay ibinigay ng mahalaga ng aking mga kapatid. Ngunit dapat ko bang gastusin ang perang ito ayon sa gusto ko? Hindi. Gumagastos ako ng kaunti para sa sarili ko. Nung una akong dumating sa Seoul, mayroon akong maliit na sasakyan. Nagmaneho ako mula sa Seoul hanggang sa Busan at bumabalik pagkatapos mangaral. At nang pumunta ako sa isang highway rest stop, naisip ko kung ano ang dapat kong kainin. Hindi ko iniisip kung anong pagkain ang masarap, kundi iniisip ko kung ano ang pinakamurang pagkain. Ito'y totoo. Maging sa kape. Hindi ako bumibili sa rest stop dahil mahal. Yung coffee machine sa labas, kung saan ilalagay mo lang ang barya. Doon ako palaging umiinom, kasi mura. Yung nasa tabi ng stop. Kumakain ako ng kaunting tanghalian at kaunting kape. Kung may kasama ako sa biyahe, hindi ko yun magagawa sa kanila. Kaya sinusubukan ko na makakain sila ng mas masarap. Kailangan mong malaman na ang iyong kayamanan ay mahalaga. Kung hindi natin gagastusin ang perang iyon at itatago, magagastos lang natin ito sa ibang bagay, di ba? Kaya gamitin natin sa mas mahalaga. Kung ginugugol ng isang tao ang yaman na iyon nang walang anumang ingat, gaya ng pag-aaksaya ng pera, maaari mong isipin kung ang layunin ng buhay ng taong iyon ay ganito rin. Kaya kung paano natin ginagamit ang kayamanan na ito ay napakahalaga. Gaya ng sinasabi ko, malapit na ang katapusan. Kaya tatapusin na natin ang tungkol dito at ipagpapatuloy natin sa susunod na pagkakataon. Hanggang dito na lamang po. Manalangin po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, sa pamamagitan ng mahalagang dugo na ibinuhos ng Panginoon, pinatawad mo ang aming mga kasalanan magpakailanman at iniligtas ang aming kaluluwa ng walang anumang kondisyon. Aming Amang Diyos, ang aming katawan at kaluluwa ay binili lahat ng dugo ng Panginoon at ito ay pag-aari ninyo. Ngayon, mangyaring pamunuan ang aming puso at ang aming buhay upang kami ay mabuhay para sa iyo sa natitirang bahagi ng aming buhay. At gawin ang lahat para sa kaluluwalhati ng Diyos kahit na kami mamatay. At taimtim naming idinadalangin sa Panginoon na maluwalhati namin ang Diyos sa aming buhay. Pagpalain sana ang bawat isa sa amin, ang aming mga kapatid at ang aming mga pamilya upang mabuhay kami sa natitirang bahagi ng aming buhay ayon sa iyong kalooban at kaluwalhatian ng walang pagkukulang. Dalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.